kasaysayan sa buhay ni Jerome Emiliani, pangdaigdigang patron ng mga ulila at ng mga batang kapuspalan. Sa pagitan ng ikapito at ikawalo ng Pebrero, taong 1537, ang gabi ay balot na balot ng kadiliman. Ang lahat ay nasa kanilang pagpapahinga na. Mahimbing na ang tulog ng marami at ang kapaligiran ay tila bagang may nais ipahiwatig. Sa kabila ng pagkakahimbing ng mga tao, si Jerome at ang kanyang mga kasamahan ay gising na gising habang inaalala ang kanyang mga matatamis na karanasan sa buhay. Kasabay niyon ay ang unti-unting paghina ng kanyang katawan at ang paglakas naman ng paanyaya sa kanya ng Diyos pauwi sa minimithi niyang tahanan, ang langit. Aalala ko pa ba? Lumipas ang maraming taon at si Jerome ay nahuko bilang isang matatag, malakas, magisig at matipunong lalaki. Sa tatak ng kanyang pangangatawan at sa pangako niya sa kanyang ama, pinasok niya ang buhay pagsusundan. Matatag na maog militar na malapit sa pampang ng ilog Biyabe. Kasabay ng pagkakatalaga kay Jerome bilang tagapagtanggol ng Puero, nagaganap naman ang pagpupulong ng iba't ibang bansa upang sakupin ang Venecia. Ang emperador ng Austria, ang hari ng Fransya at mga matataas na pinuno ng mga Aleman ay nagpaplano para sa gaganaping pananalo. Taong 1511, sa buwan ng Agosto, lumusob ang binuong pangkat ng mga dayuhan sa Venecia. Mabangis ang naging pag-atake ng mga ito. Subalit,
Naging palaban si Jeronimo. Ang matatag na sundalo ay tinulak ng kanyang mga pangarap at pagmamahal sa bayan upang ito'y ipagtanggol. Naging matatag siya at determinado sa pagkikipaglaban. Sakupin ang milisya! Sakupin! Sakupin! Viva San Marcos! Viva! Viva! Sa pagpapatuloy ng labanan, dumami ng dumami ang dugong dumanak sa lupa ng Venecia. Maraming buhay ang nasawi, maraming pamilya ang nawasak, maraming bata ang naulila, at kasabay nito ay ang unti-unting pagkalagas ng hukbo ni Jeronimo. Bagamat marami na ang namatay at umatras sa mga sundalong bayaran na kasama ni Jeronimo, siya ay patuloy pa rin lumaban. Subalit, sa lakas ng persa ng kalaban, ang Venecia ay nagapi at nasahog. Kasabay nito ay ang kabiguan ng bayan ni Jeronimo at ang kanyang pagkakabiyak. Agosto 27, 1501, siya ay ikinulong. Magaling! 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 Matagumpay na natin ang sangkop ang Venecia ngayon, mga kawan! Sabiitan, labis ang paghihirap ni Jeronimo. Sa araw-araw ay isang tinapay at isang basong tubig lamang ang ibinibigay sa kanya ng mga sundalo. Labis ang kanyang pagdurusa. Ito na ang araw na kanyang kinakatakutan. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting naglaho na parang may mga panahong nawawala na siya ng pag-asa at nais na niyang sumuko. Nakikinita na niya ang kanyang kamatayan. Hanggang sa dumating ang punto na naalala niya ang turo sa kanya ng ina na nagsabi, "Anak, pag ikay nasa oras ng kagibitan at matinding pagsubok sa buhay, huwag kang magdalawang isip na humingi ng tulong sa ating inang si Maria." Kaya si Jeronimo ay nagdasal sa mahal na Birhen. Sa karanasan ko, sa aking buhay, kay aking nakalimutan. Alam kong hindi ako naging matinong Kristiyano. Hindi ko sinabuhay ang pagtira ko dito sa mundo. Pero mga kuman, ay mapagbigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Nangangako ako na ako'y magbabagong buhay. O Maria, aking ina, tulungan mo po ako. Ay sumasa iyo
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming magkasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Noong Setyembre 27, 1511, pagkatapos ng kanyang dasal, nagpakita sa kanyang isang napakagandang babae at ibinigay ang susi upang siya'y makawala sa pagkakatanikala. Nang makalabas sa pilitan, napagtanto niya na siya pala ay nasa gitna pa rin ng kampo ng mga kaaway. Muli siyang sumamo sa mahal na birhen at agad naman itong lumitaw at muling ginabayan si Jeronimo papalayo hanggang siya ay makarating sa Treviso. Sa harap ng Madonna Grande, si Jeronimo ay mataimtim na sumumpa. Maria, aking ina! Sa tulong mo ako'y lumaya. Ngayon'y inaalay itong tanikala sa katawan ko'y gumagapos. Nanunumpa ako na ako'y magbabagong buhay. Tulungan mo akong lumaya sa tanikala ng aking pagkakasala. Narito ako, handang magbalik loob sa Panginoon. Sa kanyang pagbabalik sa Venecia, sinimula ni Jeronimo ang pagbabagong buhay espiritual sa pamamagitan ng pag-aarasal, pagpepenitensya, pagkakawang gawa, at pagkikinig sa salita ng Diyos. Sa harap ng krusipiho, siya ay palaging nagdarasal. Tulungan mo ako, O Panginoon, at ako'y mapapasayo. Noong 1528, nagkaroon ng matinding tagutom na puminsala sa Italia. Bawat araw, parami ng parami ang mga taong pumupunta sa Venecia upang mamalimos ng pagkain. Nang matapos ang tagutom, isang salat na muling puminsala sa Venecia. Dahil dito, pinilaan ng Jeronimo ang lahat ng kanyang panahon sa pag-aaruga ng mga kaisatid. Siya rin ay naglubing ng mga patay na nagkalat kung saan-saan. Nagdulot ng matinding kahirapan ang salot na puminsala sa lugar. Maraming tao ang namatay. Maraming mga batang ulila at gutom ang nagkalat sa lansangan. Dahil sa pangyayaring ito, hindi nila maiwasang gumawa ng masamang asal. Kaya naman, ang buong pansin ni Jeronimo ay lubos na natuon sa kalagayan ng mga ulila at mga batang walang tahanan. Sinimula ni Jeronimo na kupkupin at pakainin ang mga ito. Hinangad ni Jeronimo na lumaki ang mga bata bilang mabubuting Kristiyano. Ikinintal niya sa kanilang isipan ang katapatan, ang responsibilidad, ang pag-aalalay sa sarili, ang pagiging masipag at ang papag-uunlad sa kanilang sariling kakayahan. Tinuruan niya ang mga ito ng panalangin, ng tungkol sa sakramento, sa salita ng Diyos, sa mga aral Kristiyano, sa pag-ibig ni Jesus at sa pagmamahal sa Birhen.
Sa paglagamit ng kagandahang gawa ni Jeronimo, ang duke ng Milano ay lubhang humanga. Isang araw, siya ay naglakas loob na magbahagi kay Jeronimo ng kanyang kayamanan. Sabihin lamang aming duke, Ginoo, ako ay lubos tumanga sa iyong gawain at lubos na hapag sa iyong kalagayan. Hayaan mo tulungan kita sa muting paraan, tanggapin mo aking handog, handa naming pag-iisa, pagtulong mo sa mga mahihirap. Mahal na duke, lubos ko pong ikinagagalak ang pagtanggap niyo dito sa amin sa Milan. Ngunit yun ay sapat niya. Ngunit inyo pong ipagpaumanhin. Hindi ko maitatanggap ang inyong tulong. Duka kaming dumating sa Milano at hindi kami dapat lumisan na mayaman. Umalis si Jeronimo na hindi dala ang inaalok ng duke. Kasama ang mga bata, sila'y naglakbay pa uwi. Sa daan, sabay-sabay silang nagdarasal at tumaawit ng mga awitin para sa Panginoon. Hindi lamang naging tagapag-alaga ng mga bata si Jeronimo. Siya rin ay naging tagapaghatid ng kapayapaan at siya'y handang magsakripisyo para sa pagkakasundo ng marami. Isang araw, habang si Jeronimo ay naglalakad. Ikaw! Wala kang utang na loob! Matapos kita po papin at talagaan, ito pa'y susuklay mo sa akin! Hindi akong tarantado! Kung sapat lang sana ibinigay mo sa akin, at kung hindi mo ako pinagilihin man, hindi ko sana magawa ng lahat ito. Kaya hindi ako ang tarantado at walang iya. Ikaw walang iya! Mga kapatid! Ano ba ang kasalanan ng ating Panginoon at mahal na Beren upang siya inyong kalipustahin at hindi ikaw lang? Kung inyo ay kayo titigil, ako ay magpipenitensya! Nagsimula siyang lumuhod sa lupa at nagsimulang kumain ng putik sa daan. Nang makita ng magkapatid ang ganong kundi ng penitensya, sila ay tumigil sa pagtatalo. At sila'y nagsisi, nakipagsundo sa isa't isa, at kapwa umalis ng mapayapa. Hindi lingid sa kasamahan at mga kaibigan ni Jeronimo ang kanyang pagpapakasakit, pag-aayuno, buhay penitensya at pagkain lamang ng simpleng pagkain gaya ng mga saduhan. Minsan, sa isang pagdiriwang, si Jeronimo ay naimbitahan ng dalawang kaibigan. Thank you.
sa labas na maaaring umuho anumang oras. Ang mga bata at maging si Jerónimo ay lubos nang nagugutom. Magkakabi! 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 Magkakabi!
Pag. Panginoon, ang iyong mga anak ay labis nang nagugutom. Ikaw lamang ang aming malalapitan sa lahat ng oras. Sa iyo nagmumula ang biyayang aming tinatamasa. Ngayon, Panginoon, naghihirap kami dahil dito. Hindi kami makagawa dahil sa masamang panahon. Kakaunti na rin ang tinapay na naiwan sa aming tapayan. Tulungan mo po kami, umabaging Panginoon. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mano. Amang, inano mo! Amang, inano mo! Isang him na galisip ni Noon. Mayroon na tayong mga kain. Mamaya ang katarapot ng tinapay natin. Mga bata, may pagkain na tayo! Sa panglipas ng panahon, dumami ng dumami ang mga batang inaalagaan ng Lord. Kasabay nito ay ang paglaganap ng kanyang kagandaang loob at pagdami ng mga taong gustong sumunod sa kanya sa pag-aaruga sa mahihirap. Sila ay naging isang pangkat na tinaguri ang kapisanan ng mga lingkod ng mga dukha na nasa ilalim ng pamamatnubay na Jeronimo. Ang kapisanan ito ay pinagtibay ng simbahan sa kapahintulutan ni Papa Paolo Pangatlo noong taong 1540. Sa kanyang mga kasamahan ay palaging inuulit ni Jeronimo ang mga katagang ito. Pagkakawanggawa ang pundasyon ng ating kapisanan. Kasama ang mga bata at kanyang mga tagasunod, palagi niyang dinarasal ito. Ibigay natin ang ating tiwala sa Panginoon na lubos na maawain at magkaroon tayo ng tunay na pag-asa sa Kanya. Sapagkat ang tunay na umaasa lamang sa Kanya ay di magugulumihanan magpakailanman. Dahil sa kanyang dakilang pag-aaruga sa mga biktima ng epidemya, siya rin ay nahawa at naratay sa banig ng karamdaman. Nang nararamdaman na niya na nalalapit na ang kanyang kamatayan, ninais na niyang hugasan ang mga paa ng kinukupkup niyang mga bata. Noong 4 ng Pebrero taong 1537, si Jeronimo ay naratay sa isang maliit at pinakasimpleng silid na pag-aari ng isa niyang kaibigan. At kahit na siya ay nasa malubhang karamdaman, pinilit pa rin niyang makatayo para gumuhit ng krus na hanggang ngayon ay makikita pa rin doon.
ay nakangiti at puno ng ligayang nangungusap sa kanyang mga kasamahan, sa matatanda ng nayon at sa mga batang umiiyak na nakapalibot sa kanya. Ang mapayapa at maaliwalas ng mukha ni Jeronimo ay halos umakit sa bawat puso ng naroroon upang mahalin si Kristo. Sila ay tinagubilinan niya ng ganito. Mga anak, ang mundo ay lumilipas at dapat matalino na tigtagihan ang masamang alok nito. Sundin si Kristong ipinako sa krus. Ang mga kapuspalad, buhay, si Jeronimo ay namatay sa pagitan ng 7 at 8 ng Pebrero taong 1537. Ang kanyang mga huling kataga ay gusto kong mabuhay at gusto ko rin mamatay kasama sila Jesus, Maria. Patuloy na binisita, pinagdarasalan at pinagpintagan ng 8 araw ng mga tao at lalo na ng kanyang mga kaibigan na buhat sa iba't ibang lugar. Maraming mga mahihirap at mga may sakit ang nagdalamhati sa kanyang pagpanaw at marami rin mga himala ang namalas sa harap ng kanyang mga labi. Si Jeronimo ay lumisan sa mundong ibabaw, subalit ang kanyang mga dakilang gawa ay nanatili sa kanyang mga tagasunod at tumulad sa kanyang mga halimbawa. At noong taong 1767, ipinahayag ni Santo Papa Clemente XIII si Jeronimo bilang isang santo. At noong 1528, ipinakilala at itinanghal siya sa buong simbahan sa pamamagitan ni Papa Pio XI bilang patron ng mga ulila at mga kabataang kapuspalan. Ang misyon ng pag-ibig at pagkakawang gawa ay nagpatuloy hanggang ngayon sa pamamagitan ng Sumaskang Order. Lahat sila ay nagsisikap na isabuhay sa kanilang katauhan ang banal na halimbawa ni San Jeronimo sa paglilingkod sa mahihirap sa iba't ibang panig ng mundo, katulad ng Italia, Belgium, Espanya, El Salvador, Guatemala, Mexico, Honduras, Colombia, Brazil, Estados Unidos, Polonia, Indonesia, Vietnam, at Pilipinas. At ngayon, dito sa Minglanilla, Cebu, naririto ang nagsasabuhay ng mga halimbawa ni San Jeronimo. Reverend Father Rainier Dabo, CRS. Reverend Father Augusto Oji Dingal, CRS. Brother Benedictus Hajorno, CRS. At ang mga seminarista at mga postulant na nagnanais na sumunod sa yapak ni Jeronimo. At ang mga batang nasa pangangalaga ng mga sumaskado. Our father and founder told us, just before his death, my sons, remember that the world will pass. Love each other, follow the way of Christ crucified. Follow the way of Christ crucified. And serve the poor.
kasaysayan ng buhay ni Jerome Emiliani, pandaigdigang patron ng mga ulila at mga kabataang kapuspalan.